Usapang road markings naman tayo mga tol, alamin natin kung ano ang mga kahulugan, ang mga linya sa kalsada at kung saan particular itong makikita. Okay, so tara, let's go! So bago tayo magsimula mga tol, mabilis ang shoutout lang kay Ate Lorna Cabang. So isa siya sa mga subscriber natin na nagsuggest na i-vlog itong topic na to. Shoutout na rin kay Kuya Jun. Alright, so pasensya na kayo, medyo malakas yung ulan sa labas. Dayo ko naman magsayang ng oras. Gusto ko nang gawin itong content na to para makapag-share ng awareness, no? Alam ko naman na familiar na tayo sa mga road markings na to. Madalas nating nakikita sa kalsada to. Pero gusto ko pa rin i-discuss para mas lalo pa nating maintindihan kung ano nga ba yung kahulugan ng mga road markings na to or yung mga linya sa kalsada para makaiwas tayo sa aksidente. Simulan na natin mga tol, una sa ating list ay ang broken white line. So sa madaling salita mga tol, ang ibig sabihin lang naman yan, pag nakita nyo yung broken center white line ay merong two-way road yung kalsada for multiple lanes. Okay, so siya yung parang nagsisilbing divider sa bawat lane. That is going to the same direction. Pwedeng mag-overtake dito mga tol, pwede rin mag-change lane or given na clear yung kabilang linya, kung hindi man, at least dapat medyo malayo pa yung nasa likurang sasakyan. Next is solid white center line or separation line. So dito naman mga tol, divider din siya ng dalawang linya pero magkaibang direksyon, magkasalungat na direksyon. So hindi siya same direction. Okay, so pag nakita nyo itong solid white center line na to, ibig sabihin yung kabilang line ay opposite direction, hindi kayo same ng direction. So dito mga tol, pwede mag-overtake but with caution. Dapat matinding pag-iingat, no? Dapat titignan mo muna kung yung nasa kabilang lane papunta sa direction mo o sa lungat sa direction mo ay malayo pa bago ka mo-overtake. Okay? Sunod sa ating listahan ay ang solid white shoulder line. So ito yung solid line or solid na puting linya na makikita mo kadalasan sa gilid ng kalsada. So siya para siyang edge, no, ng kalsada or nung linya. Ibig sabihin hanggang dun lang or huwag mong ilalagpas yung sasakyan mo dun. Okay? Dahil pag lumagpas ka, shoulder na yon. May mga pagkakataon na sa ibang may shoulder or ibang lugar, ibang kalsada na may shoulder line, eh medyo malawak-lawak pa yung space. Kaya ginagawa ng iba nating mga ka-rider or kahit hindi man rider, sasakyan, ginagawa na rin four wheels, basta't kakasya, eh dun umo-overtake, yung tinatawag nila na overtake sa kanan. Pero mga tol, delikado yan, hindi ko ina-advise. Okay, or actually lahat naman talagang hindi ina-advise or ini-encourage gawin yan. Okay? Dahil sobrang delikado yan mga tol. Kasi pagkapos or kadalasan pagka after ng shoulder line na yan ay hindi mo masasabi yung kondisyon ng kalsada. Okay? So minsan maraming obstruction dyan na pwede mong maging sanhi ng aksidente, katulad ng pedestrian. Dahil nga gilid na siya ng kalsada, madalas may pedestrian. Minsan may gutter din, pwede kang ma-shoot doon. Tapos masemplang ka. Pwede ring unpaved roads or yung mga rough roads. So pwede ring may mga buhangin doon sa shoulder lane na pwede kang madulas doon pag dumaan ka doon at masemplang ka. Okay, or magiging cause ng aksidente. So dinidiscourage na mag-overtake sa kanan or beyond the shoulder, the solid white shoulder line. Okay? So next is solid white double center line. So ibig sabihin lang nito mga tol, pag nakakita kayo ng gantong dalawang puting linya, solid na diretso, walang putol, ibig sabihin ay pinagbabawal ang mag-overtake. Pwede kang mag-cut or kung kailangan mong kumaliwa, okay? Pwede naman, pero kailangan ng matinding pag-iingat din. Right? So si kailangan siguraduhin mo na pagbibigyan ka ng nasa kablang lane, siguraduhin mong makikita ka, okay, mag-signal, basta lahat na gawin mo, lahat ng pag-iingat gawin mo
para makapag-left ka ng safe. Yun lang naman yung solid white double center line. Sunod naman na yung solid yellow double center line or mas kilala bilang solid double yellow line. So ibig sabihin lang nito mga tol, basically bawal ka mag-overtake dito sa solid double yellow line. Madalas nating makikita to sa mga bundok kadalasan, particularly pagka merong mga blind curves, okay? So meaning hindi mo kita yung exit ng turn or ng curve, okay, na papunta dito sa direction mo, yung kasalungat na direction. So hindi ka pwedeng makapag-overtake or hindi ka pwedeng umovertake dahil nga hindi mo kita yung kasunod o yung opposite direction na yung kasalubong mo. Okay. So mataas ang tendency na kapag mabilis yung or regardless actually kung mabagal man or mabilis yung kasalungat na direction ay hindi ka pwedeng umovertake kasi nga hindi kayo nagkakakitaan. Blind curve yun. So malakas ang chance or mataas ang chance na magkabanggaan kayo. Kaya inilalagay itong solid double yellow line sa mga ganong lugar. Okay? So next sa listahan mga tol is solid yellow line with broken yellow or white line. Right? So dito mga tol, meron akong whiteboard. Bali, i-illustrate ko na lang sa inyo kung paano yun kasi medyo mahirap siyang i-describe verbally. So nag-drawing na ako dito ng kunwari kalsada natin. Okay, so two lane yan. May paganto, paganon. Ayan yung sasakyan halimbawa. Tapos dito naman, going dito sa direction na to. Ito naman yung sasakyan halimbawa. Going dito sa direction na yan. Makikita lang natin tong kalsada na to. Kung ang view ng isang sasakyan ay obstructed, okay? Or ibig sabihin hindi mo kita yung kabilang or yung kasalungat na lane. Tapos yung sa kasalungat na lane naman, kitang-kita naman niya yung lane mo. Okay? So halimbawa, ito yung linya, ito yung solid yellow line. Ibig sabihin tong sasakyan na to ay bawal mag-overtake dito. Bawal siyang pumunta sa lane na to. Okay? Bawal siyang pumunta sa lane na to. Kasi, nasa side niya yung solid yellow line. Tapos, ito namang sasakyan na to, nasa side niya yung either solid yellow line or broken yellow line or broken white line. Nasa side niya. Ibig sabihin, pwede siyang mag-overtake. Inaalaw mag-overtake itong side na to. Okay? So, ibig sabihin lang nun, itong sasakyan na to, yung view niya dito is either obstructed or blind curve. Dito naman sa kabila, hindi blind curve. Okay, kita niya yung either kita niya or hindi obstructed. Walang nakaharap. Alright, mga tol. So, ganun lang yun basically. Next, mga tol, is rumble strips. So, ito yung makikita natin sa kalsada kung kapag nadaanan natin ay yung brrrr, ganun. Brrrr. Ang galing! Ang galing! So, sabi nila nilagay daw ito pampagising. In some cases, totoo naman talaga yon. Pero, ang tunay na kahulugan lang naman itong rumble strips na to ay para ipaalala na merong hazard ahead. Usually, ito yung mga delikadong curve o kaya naman yung merging traffic. So, ito yung isa kong video. Yung actual video kung saan merong rumble strips at merong hazardous or merong hazard ahead. Okay. So dito merong rumble strips mga tol. Tulad yan, rumble strips. Kasi pababa siya, no? Ibig sabihin, accident prone area, another rumble strips. Oh, yan ay para magbigay ng babala na pababa tapos paliko dito sa ibaba nung baba. Bro, what are you talking about, man? Okay, so which is delikado. Kaya merong rumble strips.
So hindi lang pala yan nilagay basta-basta dyan na trip-trip lang, no? Maglagay ng rumble strips pang pagising, gano'n. Hindi, mga tol. Ibig sabihin lang, merong hazard ahead. Okay, it's either slow down tapos may paliko, o kaya naman ay may construction or kung ano pa man. Basta, hazard ahead. Ibig sabihin, ay maging more cautious kayo. Okay? Right, mga tol, so next sa ating listahan ay ang yellow box. Madalas nating makikita to sa mga intersection, no? Ibig sabihin nito, mga tol, pag nakakita kayo ng yellow box, ay bawal kayong magstay sa loob nito. Dapat always clear. Okay, so minsan kahit green light ka, halimbawa, or green, naka-green light yung lane nyo, open yung kabilang side ng line nyo or ng lane nyo, eh, pwede kang dumiretso. Kaya lang, mga tol, pagka naman congested yung kabilang line, halimbawa traffic or hindi open, no, dahil basta kung anumang merong nakaharang dyan, at kahit green light ka pa, huwag ka munang mag-move forward, huwag ka munang umabante, huwag mo munang i-occupy yung yellow box na to dahil baka abutan ka ng red sa gitna. Okay, ang mangyayari, pag naabutan ka ng red sa gitna, yung mga sasakyan na nasa kanan mo ay hindi makakapag-go dahil nakaharang ka na sa yellow box. So yun lang naman basically yung logic ng yellow box na to. At kadalasan din, mga tol, sa yellow box pwedeng mag-right turn. Okay, kahit na-go signal kayo, padiretso kayo, tapos nasa right side nyo, pwede silang mag-right turn with caution. Pwede lang yun, mga tol, kapag wala yung sign na no right turn on red signal. Pero pag may nakita kayong sign doon, halimbawa nandun kayo sa kanang linya, nakita nyo no right turn on red signal na sign, bawal kumanan. Okay, hintayin nyo lang na mag-green na lang yung traffic light nyo sa side na yon. Okay, mga tol. So next is solid white horizontal line. Ibig sabihin itong linya na to, mga tol, pag nakita nyo, madalas makikita natin to sa mga pedestrian lane, sa mga intersection. Okay, kapag nag-stop or nag-red yung traffic light, makikita nyo itong horizontal line na to or solid horizontal white line na to. Ibig sabihin, doon kayo titigil, doon kayo hihinto. Okay, hindi kayo lalagpas doon. So yun lang naman basically yung ibig sabihin ng horizontal or solid white horizontal line. And last but not the least, common road markings sa Pilipinas, mga tol, ay syempre pedestrian lane. Alam ko familiar tayo sa lane ito na to, mga tol, pero gusto ko lang i-emphasize na kapag nakakita kayo ng pedestrian lane ay mag-slow down na kayo. Okay, it's either you stop or you yield to pedestrians. Always, mga tol, priority po sila. Okay? Lalong-lalo na pagka yung merong solid white horizontal line na kadikit ng pedestrian lane or line. Ibig sabihin nun, signalized or ine-emphasize ng horizontal or solid horizontal white line na yon na tumigil ka, paraanin mo muna yung pedestrian. Okay, so from the word itself, pedestrian lane. Tawiran po ito ng mga tao. Okay, so be cautious pag nakakita kayo nito, slow down na, tignan nyo magmasid kung merong pedestrian na tatawid, then you may proceed. Kapag wala, clear, you may proceed. Pag may pedestrian, then syempre mag-slow down ka na, pagbigyan mo na muna yung pedestrian. Okay, mga tol, I do hope na may natutunan kayo, mga tol. Alam ko na basic lang naman ito sa atin. I would just like to remind mga kapwa ko, riders at motorista, tungkol sa kahulugan ng mga linya na to, para naman kahit papaano ay mabawasan ang aksidente or makaiwas tayo sa aksidente sa kalsada. Okay, mga tol. So I'll see you guys on my next vlog. Ride safe lagi, ingat lagi tayo sa daan. Okay? Goodbye for now.